Are you a new PayMaya user or a user na looking for a free cash-in transaction? So, in this video, i-share ko sa inyo yung isang way kung paano tayo makapag-add ng funds or makapag-cash-in sa ating PayMaya account through MiniStop. But before that, ako po si Anne, nag-upload po ako ng mga tutorials about GCash, PayMaya, other random tips for beginners. So, kung interesado ka sa mga ganyang content, you may check my other videos. Or ilalagay ko na lang yung link dito sa description box. And don't forget to subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong upload dito sa channel ko. So tulad nga po ng sabi ko kanina, free cash in, at si PayMaya po ngayon ay meron na lamang tatlong way kung paano tayo makakapag add ng funds sa kanya ng libre. So, yung isa nga pong way ay through bank transfer, which is si BPI. Then, second way po is through smart padala outlets or smart padala agents. Yun nga pong third way, itong si MiniStop. Simple lang naman at napakabilis ng transaction or pag-cash yun dito kay PayMaya through MiniStop. So, inyo po mga cellphone, i-open nyo lang po si PayMaya. I-tap mo lang yung cash in. And dito po sa cash in partners, tap lang natin yung MiniStop. Then, enter mo yung amount na i-add mo sa PayMaya account mo. So, ang minimum po niyan is from 100 pesos to 50,000 pesos. Then, itap mo lang po yung continue. And dyan po, mag-generate na ng barcode. And makikita mo yung desired amount. Yung money sent to wallet is same lang po. Means, zero po yung convenience or pag-transfer ng funds to your wallet. So, yun naman pong na-generate na barcode is valid lamang hanggang 30 minutes. So, kailangan naman po, may present na natin yung na-generate na barcode sa pinakamalapit na MiniStop. So, yung na-generate mong barcode, pwede mo yung i-screenshot. Then, ipapakita mo lang yan dun sa cashier, tapos i-scan nila. And pay for desired amount na in-add mo sa wallet mo. Pero syempre, intayin mo muna yung SMS confirmation text bago ka umalis ng MiniStop. Ano naman po yung disadvantages nitong method na to compared dun sa ibang pag-add ng funds sa ating PayMaya? So, syempre, lalabas ka ng bahay, andyan yung risk na pwede kang mahawa ng sakit. Siyempre, nakakatakot lumabas ng bahay. And siyempre, maglalaan po talaga tayo ng effort, ng oras, papunta dun sa MiniStop store. So, advice ko lang din sa inyo guys, na kung ito man yung method na gagamitin nyo pagka-cash in kay PayMaya, so, ingat-ingat na lang po tayo every time na lumalabas tayo ng bahay. So, yun lamang po yung tutorial natin for today. Sana nakapagbigay ulit ako ng tips sa mga new PayMaya user or nagbabalak na gumamit ng PayMaya. And syempre, sa mga hindi pa po nakakaalam nitong method ng pag-cash in kay MiniStop. And kung nagustuhan mo man ang video ito, please give a big thumbs up. And don't forget na mag-subscribe dito sa channel ko. So until next video guys, magkita-kita po ulit tayo. And I'm sure na may maibigay po ulit akong tips. So, hit your notification bell para updated ka every time na meron akong bagong upload dito sa channel ko. So that's it everyone, keep safe po and bye! Don't forget to like my and don't... sa inyo po mga cell... Generate na...